Pahayag ng matinding paghihinayang si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagkakabasag ng matagal ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at ng komunidad. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang labis niyang kinalulungkot ang bilang pagkakahiwalay ng kanilang relasyon na dati matibay at nagtutulungan. Ayon kay de la Rosa, ang pagkakaroon ng solisidong koneksyon sa pagitan ng pulisya at ng mga mamamayan ay mahalaga para sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. At kinakailangan ang agarang hakbang upang maibalik ang nawala umanong pagtitiwala at kooperasyon. Narito at ating antabayanin ang buong pangyayari sa susunod na video. At kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bago at may init na balita. Laws are ASEC Romeo P. Benitez for Legal and Legislative Affairs. We also have Attorney Ross Rafael Bascuña, Director of Legal and Legislative Liaison Service. Members of the DILG Service. From the Department of Justice, DOJ, Secretaries represented by Undersecretary Nicolas Felix C. Morning, sir. Attorney Charlie Guhin. From the National Police Commission, we have the Vice Chairperson and Executive Officer, Attorney Alberto A. Bernardo. Morning, sir. From the Philippine National Police, the Philippine National Police is represented by Police Brigadier General Chito Bersaluna, Deputy Director for Operations. Police Brigadier General Ricardo G. Layug Jr., Director, PRO Northern Mindanao, PRO 10. We also have Police Colonel Hansel Marantan, Davao City Police Office. We also have with them, sir, the invited guests from SAF, CIDG, PNP Region 11, PNP Davao City, and the suspended PNP personnel, the ground commanders per area, and other officers and personnel involved in the June 10 incident, sir. From the muna dito. Nasaan yes, sir. Papunta na sila rito, sir. Pinatawo na kanina, sir. Sige. From the National Bureau of Investigation, sir, Judge Jaime Santiago Retired is represented by the Regional Director of Southern Eastern Regional Office or SEMRO Region 11, Director Attorney Arcelito Albauser. From Davao City, sir, the mayor is represented by Mr. Reynaldo de la Cuesta, Punong Barangay, and there are other guests from LGU Kitbog Sarangani, sir, are also with us, sir. From the KO... Kaya, Kumsek, dapat ini-introduce mo, wala dito. Eh, dapat pinaupo mo na kanina pa. Yes, sir. May nasa side na to, sir. Paupoon mo sila. Sana yung representative ng Davao City LGU. Ang pinadala, sir, dito si Punong Barangay de la Cuesta. Oh, saan siya? Nakaupo na kanina. Yun, sir. Ah, ayan. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yung mga ibang LGU ng... Sir, yes. Si Sir De La Cuesta is Punong Barangay ng Sarangani, not Davao City po. Oh, Sarangani pala. Sarangani. Sorry. Saan? Tsaka yung mga ground commanders, pabilisan nga nyo. Yes, sir. Dito. Pinapunta na rito, sir. Asan ba yun? Kanina ko pa pin. Yes, sir. Coming, sir. From the Kingdom of Jesus Christ, sir, we have Miss Eleanor Cardona, the Executive Secretary. Miss
Nelida Lizada, CEO. We have Brother Carlo Catiil. We have Mr. William Lagunsay, Bataan, ano to? Blaan Tribe Representative from Kitbog, Sarangani. We also have Attorney Israeli Totorion, and some of their members, sir, are seated at behind them, sir. That's all for this, sir, for this list. Thank you. Magandang umaga ulit sa ating lahat. Taking off from the suspension of the first hearing 2 weeks ago, we shall be discussing the following matters today. First, a much-needed point of clarification. Why were there 15 PNP personnel who were relieved of their post after the conduct of the operation? PNP Chief Marbel has stated that the cause of the relief was not for abuses, but for their failure to arrest the wanted persons. Is it the policy of the PNP that in the event of a failure to serve an arrest warrant, this failure also warrants that the personnel be relieved from their respective post? The committee likewise wishes to listen to the relieved PNP personnel themselves. Second, upon the instruction of this representation, the ground commanders were invited to the hearing so that they would be the ones to present their conduct of the operation. How do they respond to the allegations that the conduct of the operation was overkill? Third, we also wish to hear from the LGU representatives to shed light on the question of coordination between the PNP and the LGU. And fourth, we wish to hear the DOJ position on the grant of reward sourced from private individuals. The DOJ has submitted their position paper, interposing no objection to the idea that a reward system is put up for informants. However, we want to further clarify the legal basis for the DILG to receive cash from private individuals for a government-conducted operation of locating a wanted person. In addition, this committee wishes to be clarified as to the status of the reward money put up by the QOGC for information as to who put up the initial 10 million. Did the DILG also accept this? Sa pagpapatuloy natin sa pagdinig na ito, isa sa layunin natin ay ang mas matinding maintindihan kung ano na nga ba ang kalagayan ngayon ng relasyon ng pulis at komunidad, hindi lamang sa Davao City at sa Kitbog, kundi sa buong Pilipinas. More to the point, we also wish to shed light on how such community police relations could or should be improved in full observance of the rule of law, not only in the service of the arrest warrants, but also in involving, not alienating the very community that our PNP has sworn to serve and protect. Thank you. Senator Rubino Padilla, you want to? Okay. Thank you. Thank you, Your Honor. As we begin this investigation in aid of legislation, may I request the Comsec Asyerto to administer the oath of the new resource persons present today. Thank you, sir. May we request them to please stand up and raise their right hand, Secretary, sir. And the other, si Sir Marantan, I think tapos na po kay last time. Yung mga tapos na po last, yung bagong ano lang po. Could you please raise your right hand? Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation and hearing? Thank you very much. Please take your seats. Thank you, Comsec. First, we would like to hear from the good Secretary of DILG.
to clarify about this reward money leading to for the information leading to the arrest of Pastor Kibuloy. You have the floor, sir. Maraming salamat po, Senator Ronald De La Rosa, ang ating chairperson, kay Senator Robin Padilla, sa lahat po na nandirito po ngayon. Mr. Chair, with your indulgence, can I make an opening statement? Yes, sir. Go ahead, Senator Secretary. Ikaklaro ko lang ho para sa lahat at maunawaan po natin ang issue po rito. Yung pong reward na sinasabi, ito po ay inaalok, no? Hindi po ako nagsolicit nito. Never po ako nagsolicit. Never ko po nahawakan ng pera. Gusto lang nilang tumulong. At sila po ay nag-aalok ng pera sa mga magbibigay ng paraan upang mahuli si Pastor Kibuloy. Hanggang ngayon po, wala pa hong nabibigay ni singkong pera sa mga nahuli, maski na kay Canada. Tatanungin niyo po kung bakit. Siguro po natakot dahil nag-offer ng 20 million reward ang KOJC, no? On record po iyan, maski tanungin niyo po ang lahat, no? Inuulit ko, wala po akong natanggap, never ako nag-solicit po rito, at ito'y lamang pagtulong para mahuli si Pastor Kibuloy. Ngayon, sasariwain ko lang at ano ba legalidad nitong pagbibigay na award. Alam niyo, ito'y parang pagtulong eh. In fact, may nakita kong isang clip na kung saan ang mismong, hindi ko po alam kung siya ay abogado ng Kingdom of Jesus Christ, no? Nakikita kong kasama po niya, na siya mismo nagsasabi ay ito'y legal dahil ginawa niya po. Baka pwedeng i-play ko po yung tape ni Attorney Topacio. Paki-play lang. Okay. So, iyan po isang insidente na kung saan mismo ang isang abogado na nakikita kong kasama ng Kingdom of Jesus Christ, siya mismo ang nagbibigay ng reward, no? Mismo sa gobyerno, ha? Mismo sa gobyerno. Siya po mismo yan. Ngayon, ayon nga sa batas, ito'y klinaro ko na po. Ang tanong dito sa mga nakikinig natin, kasi narinig ko yung mga nag-ano kanina tungkol sa pulis eh. Sana naman sa mga kababayan natin, let us place the things in its proper narrative. Ilagay natin sa tama. Ano yung tama? Kami po ay ginagawa na namin ang trabaho namin. DILG po ako, sinusupervise ko po ang kapulisan. Ang pulis po, nananahimik yan. Pero kailangan gawin nila ang trabaho nila ang mag-serve ng warrant of arrest. Ano ba sineserve nila rito? Tatlong bagay po. Number one, ito po ay galing mismo sa Davao Court, Branch 12, at sa Pasig RTC, Branch 159. Sa mga nakikinig po, kung ikaw ay magkakaso, kunyari kaming dalawa ni Attorney Bascuna, Abalos versus Bascuna, maghihiring kami sa piskalya. At kung matalo si Bascuna, ang kalaban niya na ay ang people of the Philippines. Ang kalaban niya na ang mamamayan ng Pilipinas. Yun na po ang nangyari rito. Sa RTC, tapos na po ito, umantong na sa people of the Philippines versus Pastor Kibuloy. At nag-issue ng warrant of arrest for child abuse, no? Ito ay ang sexual na ito ay pag-aabuso sa mga bata, no, ng criminal case number RDC-BO24-01439 ng Davao Branch, and another warrant for sexual abuse, no? Ito po ay sexual na pagsasamantala, no, dito rin po sa Davao. At sumunod ay ang Pasig RTC, nag-issue na rin ng warrant of arrest for trafficking in persons, no. Ito yung qualified trafficking under section 4 and 6, anti-trafficking. No bail po ito, no. No bail po ito, matindi ito.
At bukod dito sa mga warrant na ito, I would also like to point out, meron din itong sa Amerika, may kaso rin ito. Conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion. Pakikipagsabwatan upang isagawa ang sex trafficking sa pamamagitan ng presa, panloloko, pamimilit, pati na rin ang money laundering. No? Pero lahat po ito ay alleged. Hindi ko sinasabing guilty si Pastor Cabuloy. Hindi po. No? He is deemed to be innocent until his guilt is proven. That is why may proseso tayo rito. Hinahanap siya ngayon para siya ay tumayo sa hukuman at sagutin ang mga akusasyon na ito. Yun lang po ito. At hindi lamang yun, Mr. Chairperson. Meron din tayo ngayon na Senate warrant dito mismo sa Senado na inisyo noong March 19, 2024 ni Senator Risa ang Committee on Women and Gender Equality. No? Ito po ay dahil yata sa kanyang para dumalo siya sa mga hearing po rito. So tatlo po ito. Sino magsaserve nito? Ang Senado, and again, ang kapulisan. Hindi ko ho kilala si Pastor Cabuloy. Ginagalang ko ang kanyang reliyon, ang kanyang pagkatao. Pero sana maunawaan po ninyo, trabaho namin ito. Tandaan natin na ang basihan ng demokrasya ay ang hustisya at ang basihan ng hustisya ay ang batas. At yan ang pinapatupad namin. Kung hindi namin gagawin yan, babaksak ang buong bansa kung tatalikod na lang kami rito. Ngayon, ang tanong dito, bakit namin siya kailangang hanapin? Kasi seryoso. These are very serious allegations ang demanda niya. Hayaan kong basahin ko dito ang mismo testimony ng isang nagreklamo. Ang pangalan niya ay alias Amanda. Babasahin ko lang po, si alias Amanda ay umarap sa Senado sa kanyang testimony noong Enero 23, 2024. At ito po ang sinabi niya. Siya ay isang innocenting 17 years old na taong gulang na dalaga. Isa sa kanyang mga tagasunod at estudyante sa KOJC na Jose Maria College. Ito po sinabi niya. Pagtugtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang pinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos na ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako. Pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag ako ni Jacqueline Roy. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Cabuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya, huwag ko daw pagdudahan ng anuman na mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Cabuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto at binigyan ako ng lotion na mapabango ng Bath and Body Works brand, ang specific center enchanted na paborito daw ni Cabuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Cabuloy sa Bible School building. Pagkatok ko sa pangalawang pinto, pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy, inakay niya ako sa may kama ni Cabuloy. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na ang pagmamasahe. Gising na si Cabuloy nito. Noong itutuloy ko na dapat sir, ang pamamasahe. Excuse me, sir. Sir, tatapusin ko lang, please. Tatapusin ko lang po ito. Malapit na po. Umayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya. Sir, so, I'll just finish this. Yeah, for a while. Let me remind you, so that this hearing is not questioning
the issue once of Warang yes, Ubalik. Yes, I just finished this. It has a direct connection. Please, let me finish. Yeah. But please listen to me, please, first. What the purpose of this hearing is to determine if there is really overkill in the implementation of the warrant of arrest. Yun lang man ang purpose ito. We are not, wala kami pag-alam kung... Sir, there is direct connection. Bakit nagkakaso? There is direct... Just let me finish, okay, Mr. Chairman. Sige, go ahead. If I may, Your Honor, I think please, that... Please, tatapusin ko lang. You will have your time. You will have your time. Sub judice, that goes into the very merits of the you case. You will have your time, Apollitorio. Yes, I know that. It is part of the Transliminal Senate. That is improper. Order. This is my speech. You cannot tell me what is improper. Order. I am the chairman. Please listen to me. Let us have an orderly conduct of hearing. So please, sir, kaya kita sinabihan, the purpose of this hearing is to determine kung indeed merong overkill yung implementation ng warrant of arrest. We are not hindi natin tinatakil dito kung anong background, bakit nagkakaroon. Sir, may direct connection po, sir. Yes, I'm going to connect. But I'm just reminding you. And I don't want to deprive you of your opening statement. You can continue. But pakinggan muna yung sinasabi ko na the very purpose of this is to determine if there is overkill. Thank you, Mr. Chairman. You can continue. Yeah. Continue. Tatapusin ko lang po ito. Anyway, this is part of the record of the Senate. Wala akong iniimbento. Lahat po ito ay galing din dito to. Noong itutuloy na kung na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at tumupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang natuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Noong nakahiga na ako, tumaibabaw sa akin si Kibuloy. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Nanginginig na ang katawang ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantalahan ni Apollo Kibuloy. Noong siya ay natapos na, pumunta ako sa CR. Tulala pa rin ako. Nakatitig lang sa kisame. At dito, nagsimula akong umiyak. Point of order, Your Honor. Nais ko lang biglang diin na minor pa ako noong nangyari ang mga ito. Bakit ko sinasabi ito? Pakinggan natin ang akusasyon. Kung hindi totoo ito, okay, may karapatan siya sabihin niya hindi totoo. Pero kung totoo ito, dapat lamang siyang managot sa batas at dapat lamang gawin namin ang katungkulan namin. Alam kong binababoy ako, okay lang yun. Pero huwag bangin ang bata order, ito. Order lang po, order lang po, Mr. Chair. For the record, the chair would like to express that yung lahat na sinabi ni Secretary Abalos were taken up in the previous hearing of the other committee. So that was already recorded in the Senate. So, tapos ka na, sir? Okay na, sir? Hindi pa ho eh. Ha? May sasabihin niya ata si, ano, ayaw niya akong patapusin eh. Your Honor, the point of order being that I think Secretary Abalos is a lawyer. That is actually sub judice, Your Honor. It is precisely the subject now of court trial before RTC Quezon City as well as RTC Pasig City. To quote directly from the declarations of an alleged complainant, Your Honor, would be delving into the merits of the case, which is no longer the issue in this case, because the issue in this case is whether or not there was excessive force in the implementation of the warrant of arrest. We are not into looking as to whether or not the allegations of Juan alias Amanda was true or not. That is subject within the jurisdiction of the court, because those cases have already been discussed and dismissed by the
City Prosecution's Office of Davao City, and that has been pending before the Department of Justice for 4 years. Well, it was resolved, and our motion for reconsideration now, Your Honor, is still pending before the DOJ, even if warrants of arrest have already been issued against my client. So it would be unfair, Your Honor, to quote direct from the allegations in the affidavits, because that is sub judice, Your Honor. And Attorney Avalos knows that. Mr. Chairman, please. Sana nakikinig. Secretary Avalos. The chair rules that this committee is focused on investigating the subject at hand, which is the alleged overkill in the implementation of the warrant of arrest. So please, if I am asking Secretary Avalos, if those issues that you are pointing is not connected to the investigation, please refrain from doing so. Mr. Chair? Yes, go ahead. I'm sorry for my voice. Okay. Sana nakikinig lang, Mr. Chair, si Attorney Torreon sa sinabi ko. Hindi ko sinasabing guilty ang kanyang kliyente. Klaro naman ang sinabi ko, he is deemed to be innocent until his guilt is proven. At ito po'y nasa korte ngayon. Kaya nga sinabi ko, mas mabuti sumuko na siya, magpakita na siya, at siya rin nagsasabi, nasa hearing ito para maklaro lahat. Because these are very serious allegations. And it's already people of the Philippines, may warrant, hindi ba, Tony Torreon? May warrant. Oh, sir, may warrant. Please, order. Please, walang personal na confrontation dito. Please address all your statements to the chairman. Lahat ng sabihin ninyo, i-address nyo sa chairman and not to each other. If I may, Your Honor. If I may. Yes. The problem with the statements of Secretary Avalos, he being a lawyer, is that he quoted verbatim the allegations in the affidavit complaint, which is now actually on trial before two courts, Your Honor. So that is clearly improper, because the issue in this case is not the validity, the truthfulness, veracity of the contents of the affidavit complaint. What we are talking here is whether or not the use of force employed by the PNP in the service of such warrant was excessive. So therefore, to quote verbatim the allegations in the affidavit complaint, I think Attorney Avalos knows that it is improper in a Senate proceeding. That is proper during the trial of the case, Your Honor. And that is also unfair on the part of Pastor Apollo Sikibuloy, who cannot actually also state his portion. The fact that the date, September 1 of 2014, was not even the tribute to the king. It was actually August 29, 2014. And that in itself is untruthful. And the fact that she was allegedly forced, we could not say here that her father was in fact present during that time. And she did not even report that to his father or to her father, Your Honor. All of these matters, Your Honor, the merits of the case, specifically the actual allegations in the affidavit complaint, should not be stated, because those are uncalled for and are not covered by the investigation of the Senate, Your Honor. That is, Mr. Chair, may I comment? Ordinary rules of fairness. Ordinary rules of fairness and decency require that, Your Honor. Mr. Chair, may I? Okay, you can respond, Secretary Avalos. Mr. Chair, sana nakikinig lang siya, no? I mean, lahat naman tayo may tenga at naka-record to. Klarong-klaro sinabi ko, hindi ko sinight yung nasa kaso. Ang sinight ko yung dito sa Senado mismo. Dito yung hearing ni Senator Ontiveros ang sinight ko. Kaya nga yung sinasabi niya akusasyon, sana sumuko na. Sabi mo sa kliyente mo, sumuko na, Mr. Chair. Please, I'm just asking you, as an officer of the court, para maklaro precisely so that we can hear his side. With due respect, before you respond, Attorney Torreon, I would like to say na yung sinasabi ninyo is you may claim it as relevant to the issue at hand, but it is not germane to the investigation that we are conducting right now. So it has already been recorded in the Senate hearings. So I think there's no use of for this investigation.
It's not German already. Sir, Chair. Yes, go ahead. If I might finish, kasi hindi ko pinatapos eh, kaya hindi pa ako tapos kanina. Tatapusin ko lang. Pabayaan yung tapusin ko, bakit ito may relasyon. Okay. Okay, go ahead. Bakit ito may relasyon? Klarong-klaro na huminto ang investigasyon. Huminto ang kaso. Sinasabi ni Attorney Terrio ng side ng kliyente niya, hindi tuloy masabi. Huminto ang investigasyon sa Senado. Huminto sa RTC Pasig, RTC Davao. Nakakagulo ngayon ang pulis para hanapin siya. Hanggang ngayon, hinahanap po siya. Ngayon, hinahanap ito, sasabihin natin, excessive force, lahat po ginagamit. Masisisi ang pulis. Pero, dinidian ng pulis, hanapin si Pastor Kibuloy, hanapin siya. My dear friends, Mr. Chair, this has a direct correlation. Bakit? Because ang akusasyon na binasa ko calls for a direct answer. Totoo ba ito, Pastor, o hindi? Kung totoo, sige. Inosente ka, pero kung ito'y hindi totoo, bilang ama, hindi dapat mangyari kung sino mang anak niya nangyari ito. Hindi dapat mangyari ito maski sa kapatid niya. Yun lang ho, hustisya lang. Dapat malaman natin ang totoo dito. Thank you, Mr. Thank you. Chair. Thank you, Secretary Balos. You want to respond? Good morning po. Ms. Good morning Cardona. Po sa lahat. Mr. Yeah, Chair, Senator Robin, sa lahat po na nandito, maraming maraming salamat sa muling pagdinig ngayon regarding po doon sa ang pinatawag itong committee na to, kung totoo bang excessive force po yung ginamit ng June 10, which even the former President PRRD said it would be recorded in history as a day of infamy because they attacked our compound unnecessarily using excessive force. Nagkataon lang, hindi nila nagawa yun kay Pastor, kaya they were not successful in doing so. Alam na natin po yung nangyari. Ang pangalawang tanong dito sa hearing na to, kung tama ba, legal ba yung bounty na 10 million para kay Pastor na hindi pa po siya convicted sa korte, yung binasa ng DILG, masakit pakinggan. Kasi walang katotohanan. Alam namin yon. Personally, 40 years kaming kasama ni Pastor. Kahit isa sa allegation na binasa ni Secretary Abalos ke dito sa Senado, ke sa korte nang galing, malicious bastos yon nang galing sa bibig niya. Sabihin ko rin, kasi nga allegation yon, walang katotohanan in behalf sa kingdom. Ang ngayon, sa korte, pwede ba balikan natin? Although bastos nga si Senator Abalos sinabi niya, kasi kinote niya yon. Dito sa committee, hindi naman kasali, malicious nga, pwede po balikan natin kung excessive ba yung force na ginamit nung June 10 kasi nandito yung ground commanders at kung legal ba ang pagpatong ng 10 million peso sa ulat. Sinabi pa ni Secretary Abalos na wala siyang nahawakang pera, meron lang daw tumulong. Di ba ang tanong namin noon, sino itong private citizen na tumulong para mahuli si Pastor? May galit ba siya kay Pastor? Meron ba siyang, gusto ba niyang kunin si Pastor at patayin si Pastor? Kasi when you put the bounty of 10 million pesos sa ulo ng isang tao na hindi convicted na kahit anumang korte dito sa ating, dito sa pamahalaan o dito sa ating bansa, yun nga, mas masahol pa siya sa pinakamasahol na terorista at killer dito sa bansa. And Pastor is Pastor Kibuloy, hindi pa siya convicted. Di ba sinabi na namin balik-balik kay Pastor? Meron na nakikialam na Amerika. O yan, sinabi din ni Secretary Abalos na conspiracy. Sa Amerika nang galing yung korte, yung kaso, dinala dito sa Pilipinas. Kaya lang naman ang sabi lang talaga ni Pastor, haharapin niya ito. Haharapin niya. Kahit saang korte, haharapin ni Pastor. Gustong gusto ni Pastor Kibuloy, harapin itong kasong to para matapos ng kasinungalingan. Alam, kilala namin si Amanda, nakakahiyaman, babae siya, pinotektahan namin siya para hindi siya mapahiya sa mga allegations niya. Pero ganito kabastos itong dito sa Senado, tapos gaganoon nila aming Pastor. Listen, sitting down. Okay. Tone down your voice. Sir, tone down your voice. Kasi ganun din si Abalos. So sir, ha, balikan natin yung excessive ba? Nandito yung ground commanders. Gusto lang po namin matapos yun. Before I recognize Secretary Abalos, Proche, can you respond? Is putting a 10 million bounty
On the head of Pastor Kevoloy, legal. Yan ang tanong natin. Thank you, Mr. Chair. Go ahead. First of all, let's just make a distinction between the term bounty and the term reward. Okay, reward, reward. This is a reward, not a bounty. A bounty is for people who should be arrested because they are convicts of a crime or they have outstanding warrants of arrest. This reward covers many things, not just the arrest, but information on the whereabouts of the various accused, no? Kasama na din po doon si Pastor Kibuloy. Naghain po kami ng opinion sa committee na to. At doon sa opinion, sinabi naman namin doon na legal. Legal ang pag-alok ng pabuya o ng reward sa mga individual na makakabigay ng impormasyon upang makakatungo sa aresto ng isang tao. Bakit po ito legal? Unang-una, kasama ito sa trabaho namin sa justice sector. Dapat namin ipatupad ang mga criminal laws natin at hindi ito mapapatupad kung ang mga akusado ay hindi matatagpuan. Bukod doon, maliwanag naman sa ating sistema na hindi bawal. Hindi bawal ang pabuya para mahanap ang isang akusado at madala sa husgado ang isang akusado. Kumbaga, marami pang ang batas na malinaw doon na maaring magbigay ng pabuya sa mga tao na nagbibigay ng impormasyon. Kasama dito ang National Internal Revenue Code, ang Customs Modernization Act, ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. At di namin na-cite sa aming opinion, kasama din ang Anti-Terror Act dito. So kumbaga, hindi lang bawal magbigay ng pabuya. May mga batas talaga tayo na nagsasabi na maaari magbigay ng pabuya. Okay, next question. Next question. Kung ang pabuya, how about the source of the reward? Legal ba na manggagaling sa mga private individuals or it should come from government funds? Wala namang distinction sa mga batas natin sa source, no? Sa source ng pera na magagamit bilang pabuya. At kumbaga, ang mga pribadong mamamayan, may role din sila sa ating justice sector. Kumbaga, may limang pillars of the justice sector, no? Kasama dito ang law enforcers, ang prosecution, ang korte, ang mga kulungan, at kasama din ang komunidad. At nasa interest din ng ating mga mamamayan na maipatupad ang ating mga criminal laws. So para sa amin sa Department of Justice, wala pong masama kung magaling sa mga pribadong individual ang salapi na gagamitin para sa pabuya. Go ahead, Senator Robin Hood Padilla. Maraming salamat po, Chairman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Peace be with you. Assalamualaikum. Opo. Meron na po akong tanong kay Yusek na Nicolas Felix T. Sir. Opo. Sir, may ano lang po ako. Kasi sabi nyo, ang sinasabi ng batas, maganda po yon. Ang sinasabi ng batas ay pwede ang private individual. May tanong lang po ako, hindi po ba maabuso ito? Kasi halimbawa, meron kang kaaway, gusto ka lang masabit, yung kaaway mo, ginawa lahat to, mapera, tapos magbibigay siya ng, kailangan po ba linangin namin yung batas at siguraduhin pa? Ano po bang inyong maisasuggest? Okay, salamat po, Senador. Ang pabuya naman, nakasalalay yun sa criminal na complete, no, sa criminal na action. At hindi naman natin basta-basta mabibigyan ng pabuya ang isang tao kung wala namang warrant of arrest, kung wala namang kaso na hinaharap ang mga subject ng pabuya. Opo, sumasang-ayon po ako doon. Ang punto ko po, Yusek, ay halimbawa ako lang po, halimbawa nag-away po kami ni Senator Bato. Isang araw, di natin alam, pinakasuhan ako. Dahil siya ay nasa kapangyarihan, ako ay wala sa kapangyarihan, gumawa siya ng paraan. Ngayon, hindi ko alam na may kinausap din siya. Sinabi niya doon sa kausap mo, pare, ikaw ang mag-ano ng ano dyan, ng pera dyan, ng reward. So meron na siyang sariling motibo po, di ba po? Hindi po po pwede. Hindi, ako po yung nagsasuggest para kami po yung makagawa ng batas. Ha? Hindi ko po kayo tinuturuan. Para man, kayo po ay resource speaker. Kayo po ang magbibigay sa amin ng idea bilang kayo tiga DOJ. Sa tingin nyo po ba dun sa batas, may kulang na kailangan ilagay natin dun sa batas
na una kilala natin kung sino itong nagbibigay ng pabuya na ito ay walang pansariling interest na mapahamak yung tao. Yun lang po ang ibig ko pong sabihin. Maaari po natin tingnan yan, no? Siguro mas maganda i-consultahin natin yung mga privacy experts natin. Kasi nga, yung identity ng donor, ano to, maaaring consider to na ano to, na confidential information. At siguro, kung mamumungkahi ko po, mag-imbita po tayo ng resource person mula sa National Privacy Commission upang mabigyang linaw to. Opo, napakaganda po niyan. Siguro maganda din kung sino po yung inirereklamo. Dapat siguro, para po sa akin, alam niyo po kasi ang batas dapat sa konstitusyon ang linaw eh. Na ang isang tao na pinagbibintangan, dapat ibigay natin ng full force na siya din naman ay mabigyan ng due process. Ano? So, malinaw po yun, sir. Alam niyo naman po yun. Yun lamang po, parang sa akin lang, meron lang baka magamit. Eh, ang batas po, ginagawa na po natin yan. Di ba po, naglilinang tayo ng mga batas para proteksyonan lahat. Kaya maganda po yung suggestion ninyo. Recorded naman po yun, Chairman. Makapag-usap po tayo kung paano natin liliwanagin yan sa batas para ang lahat ng karapatan ng Pilipino ay napapangalagaan. Maraming salamat po, Yusek. Kaya nga, pulapan ko lang yung sinabi ni Senator Romero Padilla. Para sa iyo, Yusek T. Halimbawa, no? Yung nga, sabi niya, ako magkakawaran to barest. Or ikaw, magkakawaran to barest ka. Tapos ngayon, kasi ang nakalaban mo, may nasagasaan ka ng malaking tao. Ngayon, malaking tao yung mayaman. May pera. May kapangyarihan. Mag-offer siya ngayon ng reward para mahuli ka. Well, it's perfectly legal. As you said, wala tayong problema dyan. Pero yung ethical aspect, moral aspect of that act, na sabihin mo na ganito na pala ang justisya natin sa Pilipinas, mayaman yung kalaban ko, mabilis akong nahuli. Of course, wala akong question, may warrant ako eh. Pero, yung ang pagpatakbo ng justice system ay driven by reward na nanggagaling mismo sa kalaban ko, di ba? Unfair para sa'yo, di ba? Parang, baka-unfair naman itong justisya na ito. Mabilis akong nahuli dahil mapera yung nag-complain sa akin. Regardless kung ano yung kaso ko. Halimbawa, inagawan ako ng lupa. Eh, I was oppressed. Mayroong oppression. Inagawan ako ng lupa ng tao na yan. Because magaling siya, mayaman siya, kayang-kaya niya akong palabasan ng warrant, nakasuhan ako. Ngayon, siya pa magpuput up ng reward again sa'yo. What do you think? As a ordinary citizen, mukhang merong hindi tama, no? Mukhang legal nga. Kung legal, pero para sa atin, ethically, morally, ano tingin mo? Para sa amin po, Senator, Mr. Chairman, yung reward, ibang usapan ng reward doon sa kaso. Yung due process naman, doon sa kaso dumadaan yun eh. I'm talking about the case. Yung pagbibigay ng reward lang ang tinatanong ko. Personal mo na opinion, kung ikaw ngayon ang hinahanap ng batas, kalaban mo nga may pera, kaya niya mag-put up ng reward, magbigay siya ng reward ngayon. Anong feeling mo? Ang opinion po namin, hindi po pinagbabawalan ang pabuya at kumbaga dahil nga ang komunidad... I have heard your point already. Legal. From the legal point of view, it's perfectly legal. Wala akong problema. Tatalo lang ako sa iba yung about personal, moral, ethical. Eh, tao tayo eh. Hindi ba tayo lahat abogado? Tao tayo. Nagkwalan tayo ng... Tama ba ito? But anyway, we stick to what is legal. Yes. Pagdating sa usapan dito, ako lang, I am just approaching you sa human side. Okay? So, thank you. Attorney Torion, you're raising your hand? Yes, Your Honor. I would just like to politely respond to the statements made by Secretary Abalos, Your Honor, as well as Undersecretary Felix T. that this is not disallowed. In effect, this is legal. With due respect, I disagree because the provision of Section 7D of Republic Act 6713 is very clear, Your Honor, with due respect to our Honorable Secretary, and that
During the press conference, he clearly said that there is this reward, implying implanting into the minds of the people that he already received it. But he clarified it today that he did not receive the award yet. But if we read the law, Your Honor, the clear letters of the law state, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. So even indirect acceptance, therefore, Your Honor, is covered within the great prohibition under Section 7D. And what are those disallowed to be indirectly accepted or solicited? Any gift, gratuity, favor, Your Honor, entertainment, loan, or anything of monetary value. The fact that the Secretary, Your Honor, entertained the reward is in effect an indirect favor that he granted upon the person unidentified to put up this award. And this is even made graver, Your Honor, in the light of the fact that this was done in the course of his official duty as the supposed implementer of the law, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is the Secretary of Interior and Local Government who manages the entire gamut of government operations insofar as law enforcement is concerned. Therefore, he should have high moral as well as legal ethics to refuse such favor, Your Honor, directly or indirectly, because public office is a public trust. Any air of suspicion must be prevented, Your Honor, to be accorded to him. So therefore, if we read cases regarding the Villanueva case, Office of the Ombudsman versus Maria Rowena Regalado, Your Honor, it is very clear that any air of suspicion, if you are a public officer, especially in the case of Secretary Abalos, who heads the PNP, Your Honor, he has direct administrative supervision over the PNP. He commands them, Your Honor. Then he should have exercised that becoming modesty to entertain directly or indirectly any favor from any person, because that would cast aspersion insofar as his reputation. It is illegal under the law, Your Honor. That is being said with due respect, Your Honor. Yes, Attorney. Before I recognize Secretary Abalos, pakibasa nga ulit yun, yung sinabi mo kayo na gratuity favor. Public officials shall not solicit or accept directly or indirectly. Yung word na indirectly eh. Okay, so ano yun? Any gift, gratuity, favor. Gratuity, favor. Entertainment, loan, or anything of monetary value. An award has a monetary value. Then he is prohibited from entertaining that directly or indirectly because it has monetary value. Especially in this situation, Your Honor, that it is in the course of his official duty. That is Section 7D, Your Honor, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is supposed to implement the law. Now, he has already invited reward hunters, if you don't want to call it bounty hunters, Your Honor, to go after Pastor Apollo Siquibuloy, even if our motion for reconsideration with the Department of Justice is still sitting, Your Honor. Even if the Department of Justice has not acted upon the case for 4 years, Your Honor, and all of a sudden, it was resolved in the height of the Senate investigation by Senator Hontiveros, Your Honor. And there is now a warrant of arrest, and we are still questioning the validity of the warrant of arrest, Your Honor. And now, the good secretary is offering the reward from private persons. Note, Your Honor, that PNP did not even offer an award. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCO memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is NAPOLCO memorandum circular 2019 as amended by NAPOLCO circular number 2021, Your Honor. That's 063. So therefore, Your Honor, the NAPOLCOM is governed, Your Honor, by certain rules as to when you can offer a reward. Yet, the Secretary of Interior and Local Government is
Vilma all of a sudden is entertaining and is even announcing to the whole world this reward system which is not in accordance with the NAPULCOM circular, Your Honor. Thank you. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, Mr. Chair. Unang-una, sana napakinggan ni Attorney Torion. Nakikinig po ako. Yes. Yes. Dapat lang makinig ka. Ngayon, number one, ako po ay hindi nag-solicit. Never ako nag-solicit. At hanggang ngayon, wala ako natatanggap ni Cinco. Wala. Hanggang ngayon po, Mr. Chair. Pangalawa, napakaklaro ng sinabi ng Department of Justice. Andito ngayon ang DOJ. Pagdating sa batas, dapat tignan natin ang sinasabi ng Department of Justice at klarong-klaro ang sinasabi ni Yusek Nicolas Felix T. tungkol dito. At pangatlo, sabihin na natin yung sinasabi ninyo, matagal, etc., etc. Eh kaya naman tumagal to, hindi siya sumusuko eh. Di pasukuin nyo si Pastor Kibuloy. Kaya nga nagkaroon tuloy ng warrant of arrest eh. Matitigil lamang to kung siya iharapin niya ito at sinasabi nyo naman kanina. Hindi ko naman sinasabi, klaro naman sinabi ko, he's deemed to be innocent until his guilt is proven. No? So dapat lamang ito. No? So yun naman po ang aking sagot. And let it be on record na yun po ang posisyon ko rito. Thank you so much, Your Honor. Mr. Chair. Just a quick request. Secretary Abalos, you may respond, Attorney Torion. With due respect to Secretary Abalos, the problem with this explanation is not, it only covers one half of the law. What is prohibited, Your Honor, is that public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly. The fact that he announced it, Your Honor, even if we say that he did not physically accept the money, but offering the word is already an indirect acceptance of that favor, Your Honor. So therefore, it is covered by the law. And being a high officer of the government, he should have exercised the becoming modesty. Pare, baka bawal ito kasi public official, baka may kontrata ka sa akin. Eh baka sasabihin, tatakbo ako ng senador, eh baka sasabihin na magsusuporta ka sa akin kasi may kontrata ka sa akin. Eh, all of these are being covered within our rules, especially in the light of the fact that Section 3C of RA 3019 likewise prohibits this, Your Honor. That is our only concern here, especially in the light of the fact that we are even questioning the finding of probable cause. The motion for reconsideration, Your Honor, is still pending with the Department of Justice even until now. Yet, they allowed the warrant of arrest to be issued. They allowed harassment in the Kingdom of Jesus Christ structures every day, Your Honor, where policemen would be jogging at 5 o'clock in the morning full of with full battle gear, Your Honor, only clearly to show that they are harassing our members. That is our point, Your Honor. Thank you, Attorney Torion. Yusek Kati, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Nais rin namin sumagot dun sa dalawang sinabi ni Attorney Torion. Unang-una, tungkol dun sa RA 6713 na sinasabi niya linabag ni Secretary Abalos. Maliwanag naman sa ang pabuya, ang pera, ang salaping maaaring mabigay sa DILG, pinapalabas ni Attorney Torion na ito ay suhol. Hindi ito suhol. Maliwanag sa batas na ito'y magiging suhol kung binigay ito or inulik ito para sa isang pabor. Hindi man nagbibigay ng pabor si Secretary Abalos. Ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin, ang aming tungkulin na may patupad ng ating mga batas. Ang pangalawa gusto namin sagutin ay ang pagsabi niya, ang sinabi niya ng DOJ daw ay nagkamali dahil hindi namin na-actionan agad ang appeal laban kay Pastor Kibuloy. Itong issue na to, unang-una, nasa korte na to. Kumbaga, kung gagamitin natin yung sinabi ni Attorney Torion kanina, sub judice na ito. So, kumbaga, sinasabi niya na si Secretary Abalos linalabag ang sub judice rule, eh ngayon, ginagawa din niya. At bukod doon, ang korte mismo ang nag-issue ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy. So, ibig sabihin, para sa korte, may ebidensya at walang mali ginawang ang DOJ doon sa pagdesisyon sa kaso ni Pastor Kibuloy. Yun lang po, Mr. Chair. If I may, Your Honor. Thank you, Authority. Yusek,
with due respect po, Undersecretary Te, wala po akong sinabing suhol. Ang sinabi ko dito, yung public official shall not solicit and accept directly or indirectly any gift, gratuity, or favor. Wala po akong sinabi. I just quoted the law as it is, Your Honor. And with due respect to Secretary Abalos, baka meron talaga sipyat po dito. No? Kasi nga, yung Napulcom nga, meron nga silang clear parameters and explain ko na last hearing po yung Napulcom Memorandum Circular. Kaya siguro yung PNP hindi nag, what you call this, put up ng reward. Because if we will base it on their parameters, Your Honor, yung pinakamataas nga si Sahiron ay 6.7 million lang ata. Eh si Pastor Kibuloy, 10 million. Oo. So even if we base it upon the parameters of the Napulcom Memorandum Circular, which actually has its own committee, Your Honor, Committee on Reward. No, they have their generals who will discuss these matters and apply the parameters before they would come up the reward. They did not even put up that reward. Why? Because Pastor Apollo Sikibuloy would not fit into the parameters set by the Napulcom Memorandum Circular. And then, sinabi ko na nagkamali ang DILG. Hindi po ako nagsabi nagkamali. Although, nag-file kami ng motion for reconsideration po sa DILG kasi sa tingin po namin, medyo kailangan po yun wastuhin. Pero yung sub-judice rule, alam ko po na si Undersecretary Te, alam niya na if you are only discussing as to what happened, as to the procedural incidents of the case, that's not sub-judice. But if he has a jurisprudence, Supreme Court decisions which can enlighten me, I am willing to learn, Your Honor. But as of my reading, Your Honor, that is not sub-judice. Sub-judice happens when you now narrate the declarations of a particular person in his affidavit and ascribe it to be rightful, just like, with due respect to Secretary Abalos, just like what he did a few minutes ago. That's sub judice. Yeah, okay. Thank you. I just would like to state for the record that the sub judice rule does not apply in any legislative inquiry. It was already ruled by the Supreme Court. Kung kinakailangan namin yung mga impormasyon na yan galing sa ating mga resource person, sub-judice rule does not apply according to the Supreme Court kung required yan ang committee. But before I recognize you want to ask question? Okay. After you, Secretary Abalos. Attorney Torion, if you are wondering why, bakit yung sa PNP yung pinaka violent na terorista ang nakalagay lang doon, as you said, 1.2 million? Or ilang milyon ba yun? Pinakamataas? Ha? Ha? 6.7 million. Pinaka sa Hiron, 6.7 million. I-compare mo ngayon kay Pastor Kibuloy, 10 million pesos. Itong 6.7 million, eh, government funds ito, kaya limitado. Kung maraming pera ang PNP, baka mga 20 million pa yan, kung suba-suba ang pera na PNP. Pero limitado ang pera ng PNP, kaya kinakalibrate lang ng PNP yung pagbigay ng reward. Pero itong dito sa nag-offer kay Secretary Abalos na mga civilian entities, baka mga mayayaman, may kaya, so they can put up more money. Pakinggan muna natin si, after Senator Rubin Padilla, I will recognize Secretary Abalos. Go ahead, Senator Padilla. Maraming salamat po. Gusto ko lamang kuulibalikan si Yusek Nicolas Felix T. Kasi po, kasalukuyan na po kami nag-uusap ng aking ledges para po kung ano pa yung pwede nating gawin ano doon sa batas. Gusto ko lang pong linawin uli parang verification lang po kanina sinabi nyo kasi iba pa rin ang bounty at reward. Yung bounty po para sa convicted. Yung reward para po sa accused pa lang. At pwede din po reward sa impormasyon lang. Impormasyon lang. Pagkagawa na ng akusado. Opo. I would like to correct you, Senator Rubio Padilla. Ang nakalagay doon sa konbiktado na mga terrorist, reward pa rin ang nakalagay doon. Reward pa rin. So ibig sabihin, actually interchangeable yung word na yan, bounty or reward, depending on how you term it. Kasi nakalagay talaga sa PNP, reward. Please continue. Paano po 'yun? Pareho po ba ang gravity noon?
Halimbawa lang po, nagtatanong lang po kami ha. Wala po akong gustong ano yung dito. Nagtatanong lang po kami para makagawa po kami ng tama kung ano yung kailangan ng batas. So paano po yun? Magkaparehas po ba ang gravity ng accused at ang convicted na? Yung force po na, yung strong arm of the law, pareho po ba yun? Iba po yun. Iba po yun. Ang convicted, ano na yun, wala na po siyang presumption of innocence. So mas nakakabuti na mas karapat-dapat pa no, na maaresto ang mga taong nahatulan na. So masasabi po natin na kapag accused, hindi po kailangan ng force na matindi, na gano'n? Ano po ba? Or some force lang ang gamit? O ano po ba? Walang distinction. Walang distinction. Basta pinaghahanap ka ng batas. Wanted ka, convicted ka, o accused ka pa lang, basta pinaghahanap ka ng batas. Parehas yan. Ganun po. Nasa implementation na po yun, Mr. Senator. Sa ano po, nasa rules of court naman natin, sa rules of arrest, pag ano po, maaari pong gumamit ng necessary means ang ating mga layas habang ini-implement ng warrant of arrest. Apo. Salamat po. May tanong lang po ako sa ating mga kasama po sa KOJC. General, opo. Hindi po ba kayo nakaramdam ng medyo iba ang trato sa inyo ng batas? Magandang araw po muli. Salamat po sa tanong, Senator Padilla. Mula-mula po talagang wala na po kaming nararamdamang batas. Lahat po kasi wala, hindi na po nabigyan ng chance si Pastor, kami sa KOJC. Magmula po sa kaso ng una sa SMNI, wala na rin po. Puro naman po hindi naaayon sa batas yung paglilitis, yung pagkuklose ng SMNI. Ngayon kay Pastor po, sinabi na ni Pastor, si Pastor yung masunurin sa batas kasi nagtuturo siya ng mabuti sa amin. Hindi niya talaga ito aatrasan. Hindi talaga kasi gusto niya talaga makakuan ng katotohanan. Kaso po, sa nangyayari po ngayon dito sa ating pamahalaan, wala po kasi kami matanggap na yung parang justice, secretary. Kasi parang na-weaponize na po lahat ng agency ha. Sa DOJ, ang tagal ng kaso, binuhay, sineparate, dinagdagan, naging human trafficking na yung rape, naging may amla na, may money laundering na freeze na yung mga assets namin. Lahat sa Kongreso, sa Senado, hindi, wala po talaga yun po yung nararamdaman namin ngayon. Kaya sana i-exempt mo itong committee na ito. Nagpapasalamat po talaga kami. The first time, salamat, nakikinig naman ng lahat ng buong Kingdom citizen dito sa Pilipinas, maging sa buong bansa, buong mundo. Nakikiisa sila sa amin ngayon sa pagharap. Kahit noong first, na nabigyan talaga kami ng boses. Sa unang pagkakataon lang po talaga ito na, hey, salamat, meron pa pala talagang nakikinig at magbibigay sa atin ng pagkakataon na maitama naman. Kaya, papasalamat po talaga, malaki pong papasalamat namin Senator Robin, in behalf sa lahat po ng KOJC. Ganun lang din po, kanina naman talaga, ang gusto lang naman namin malaman. So, nag-uusap tayo ng batas, kung reward ba o bounty. For the sake, sa amin din yun. Biglang nagkaroon ng patong sa ulo si Pastor. Kaya, sa amin na, sino yun? Magtatanong talaga kami, bakit meron, kaibigan ba namin, kilala ba namin, o may kaaway ba si Pastor? Meron bang nagkaka-interest kay Pastor na mawala siya? Ganon? Bakit may influence ba si Pastor? Anong bang interest nila kay Pastor? Bakit ganon na lang talaga sila ka? Atat na atat, grabe sila kung mangharas. Bakit si Pastor, ang dami namang problema ng Pilipinas, ang dami namang kriminal, ang dami namang mga drug bust nila na ayaw ko kung totoo o hindi. Bakit wala po yan? Bakit si Pastor, yun po ang nararamdaman namin ng buong Kingdom Nation. Nananahimik kami, sabi nila nananahimik ang pulis. Kami yung nananahimik. Wala ibang tinuturo si Pastor kundi pagmamahal, kaligtasan, pagtulong, nation building ever since yun ang... Yun talaga ang advokasya ni Pastor Kibuloy. Bigla na lang nagkaganito pagkatapos sunod-sunod na po nung mawala po si
sorry for the ano, pero nung matapos po yung ano ni PRRD, wala na po, naipit na po lahat talaga si Pastor, gipit na po si Pastor. So yun lang po ang gusto namin ipaabot sa lahat. Bakit po ganon? Kaya maraming maraming salamat po in behalf po ng buong Kingdom of Jesus Christ, Senator Robin, Senator Bato, at sa lahat po ng, alam namin marami pa rin matitino, marami pa rin naman talaga mabubuti ang puso sa ating mga leaders, sa lahat ng mga namamahala. Kaya we are taking this chance, ang pagkakataon na masiayos po lahat. Sabi naman ni Pastor, ulitin ko lang, kasi hindi na namin kasama si Pastor, na haharap naman talaga siya kung ano yung korte. Yung natapos na na kaso sa Davao, binuhay lang nila ulit sa DOJ, binuhay ulit nila sa Pasig at sa Quezon City, nahati pa. Haharap talaga si Pastor, wag lang po talaga yung ano, wag lang talaga makisawsaw, wag lang talaga makialam ang Amerika. Kung wala lang dito lang talaga sa ating pamahalaan, dito lang talaga sa ating korte, makakaasa po talaga kayo na si Pastor, pero hindi po namin siya ngayon kasama, pero hopefully nakikinig si Pastor at malalaman din niya itong mga nangyayari, kaya maano po. Maraming salamat po. Chairman. Ano pala kami ng kuna, sitwasyon ni Pastor, ha? Sa akin, harapin ko lahat ng kaso dito sa Pilipinas, wag lang ICC. Correct. Wag lang. Diba? Huwag lang magsasayaga, diba? Wag lang atin to. Kahit sinong korte dyan, file nyo dito, basta dito lang sa Pilipinas, wag lang ICC. Na walang jurisdiction sa atin. Tama po. You have the floor, Senator Robert Padilla. Tanong lang po ako, follow up lang po din kay Attorney Israelito Turion. Attorney, kasi pag pinag-usapan po natin kasi ang batas, may kanya-kanya po yan. Na siyempre, interpretasyon, galing po sa naratibo po ninyo, sa naratibo din ng, siyempre, ng gobyerno. Kanina po ang tatanungin ko, sa palagay niyo po, attorney, ano po ang kulang doon sa sinasabing batas ng DOJ ni USEC para ang mga tinatawag pong inakasuhan, yung mga accused, eh hindi naman parehas ng convicted. Meron po ba kayong nakikita o suggestion na pwede nating ilagay doon sa batas na yun? Wala po akong nakikitang kulang po, Senator. Ang nakikita ko lang ay siguro I understand you sekte. Trabaho niya yan. With due respect, baka ganun din talaga yung pagtingin niya. Pero kung basahin po natin yung Villanueva versus People, Your Honor, which likewise involves a violation concerning Section 7B, Your Honor, dun po ay parang official po siya ng cooperative, official po siya ng gobyerno. Tapos iniimbestigahan niya yung isang kooperatiba. Nagkuha siya ng loan. Oo. Iba naman yung transaction sa loan pero sa same kooperatiba pa rin. Kinestyon po siya. Naging convicted po kasi according to the Supreme Court, para na po hindi ko gagamitin yung memory ko baka magkamali pa ako at ako'y tao. Ang sabi po dito, the overarching policy objective of RA 6713 is to promote a high standard of ethics in public service. Accordingly, certain acts which violate these ethics, such as that provided under Section 7D, have been declared unlawful and accordingly classified as mala prohibita. Notably, RA 6713 exhorts that public officials and employees shall always uphold the public interest over and above personal interest. Thus, public officials do not enjoy the same autonomy as that of private individuals, and hence, usually normal transactions such as that of obtaining loans, as in this case, come with necessary restrictions whereby personal interests take a backseat for the sake of preserving the pristine image and unqualified integrity of one's public office. Kaya nga po, dito, pag-ibahin po natin, kasi po si Secretary Abalos ay Secretary of Interior and Local Government. He is practically the alter ego of the President of the Republic of the Philippines. And therefore, high ethics would have reminded him of Section 7D of RA 6713, Your Honor, because the purpose of this is to promote a high standard of ethics in public service nga. So, kumbaga, in the performance of your duty, may mga taong magmamagandang loob na mag, Secretary, bigyan natin ng ano yan, 10 million yan. Dapat,
sana hindi yung in-entertain. Kaya baka yung tao na yun may ulterior motive kay against kay pastor. Note na may MR pa si pastor. Hindi pa siya konbiktado po. Eh, baka naman meron yung kontrata yung tao na yun. Or meron yung pakay sa gobyerno. Kaya dapat iwasan yan kasi violation po yan sa batas. Walang kulang ang batas. Nandyan po yan. Aba, sandali lang sa'yo. Mr. Chair. Sir, sandali lang. Quickly lang kasi related dito sa sinabi ni si Senator Benjamin Padilla, Human Rights Chairman Palpalatok. Maraming yes, salamat po, Mr. Chair. Magbibigay lang po kami ng ambag doon sa planong pag-aralan ni Senator Padilla tungkol sa reward system. Dahil ang pinag-uusapan po natin sa ngayon ay dalawang klase. Yung sinabi po ni USEC T, yun hong mga reward na mga ibinibigay ng pamahalaan ayon na naaayon sa batas tulad ng sa tax code, anti-terror. Yung pondo ho nun galing sa pamahalaan. Ngayon ho, yung isa hong pinag-uusapan natin dito, pondo na contribution coming from the private individuals. Ngayon po, ang sa amin po, bagamat wala, alam ko, wala ho yatang batas pa tungkol doon sa mga contributions coming from the private individuals. Kaya magbibigay ho kami ng suhestyon tungkol dito. Babanggitin ko lang ho yung Article 26 ng International Covenant on the Civil and Political Rights, isa hong tratado na pinasok na ating pamahalaan. Nakasad ho dito, all persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Garantisado rin po ito ng ating saligang batas sa ating Bill of Rights. So, equal protection clause. Kaya ko binanggit ito dahil sa paggawa ho ng ating ng batas patungkol ho dito. Ang amin hong obserbasyon kasi kung wala hong guidelines na itatalaga ang ating pamahalaan, it may be subject to abuses by the power, by the state. So kung sakali hong gagawin niyo po itong batas na ito ay magtalaga lang ng tamang polisiya upang magkaroon ng pantay-pantay na kapagtingin sa ilalim ng batas ang mga tao regardless of na may tamang pamantayan kung paano bibigay yung reward or award or bounty sa tao. Maraming salamat po. Mr. Chair. Mabuti dito ka, Chairman Palpalatok. Salamat. You have the floor, Secretary Abalo, sir. Maraming salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang mag-comment doon sa Sinite na kaso ni Atty. Torion Filomena versus Villanueva versus People, June 10, 2019. Malaking pagkakaiba po ito. Misplaced po ang kanyang kinote. Bakit? Ito po ay may akusado noon na convict dahil siya ay kumuha ng personal na utang na loan from a cooperative despite being assistant director ng kooperatiba. Kaya ang sinasabi ng Korte Suprema, a mga public official shall always uphold public service over and above personal interest. Mr. Chair, wala akong interest dito. Hindi ko na makilala si Pastor Kibuloy. Nagkataon lamang na trabaho ng polis na hanapin siya. Nakagalitan na nga na hanapin lahat ng mga akusado eh. Ngayon, yun sa amount, pagpalagi natin, amount 10 million. Ito lang masasabi ko po. Walang kahalagahan, walang katapat na halaga ang puri ng isang bata. Kung totoo man ito, walang katapat na halaga yun. No? Kaya nga dapat dahil he's still deemed to be innocent until he's proven guilty. Harapin na lang niya ito. No? At meron tayong ano po rito, meron po tayong proseso po rito. Ganun lang kasimple po ito eh. Bakit ba tayo nagkakagulo-gulo? Kasi ayaw yung sumuko eh. Sumuko siya, tapos po lahat na usapin na ito. Ganun lang po kasimple lang. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Secretary Abalos. Unahin muna natin si Mr. Carlo Catil po, Your Honor, Minister po ng Kingdom of Jesus Christ. Yeah. Maraming salamat yeah. po, Your Honor.
sa pagkakataon pong ito. Hindi pa po lawyer, Your Honor, and Secretary Abalos is... Pareho tayo. Ako, ulit lang, si Secretary Abalos po ay lawyer, pero kundi, balikan ko lang po konti yung sa opening statement niya. Maraming salamat po, Secretary Abalos, sa pagbabasa po ng testimonya ni alias Amanda na puro kasinungalingan. Hindi niyo po siya kilala, Your Honor, kilala po namin kasi kasamahan po namin. At ayaw po namin ibulgar dito yung kabastusan at mga kasamaan na kababuyan na ginawa niya sa loob. Ayaw po namin kasi babae po siya. Okay, kami po nakakaalam niya. At nasa korte po yan, alam ko po bilang ordinaryong Pilipino, hindi po natin i-discuss po yan. Ito po, Attorney, Your Honor, and through Secretary Abalos, dito po tayo, kini-question po namin ang excessive pangaharas at panggigipit na ginagawa po ng kapulisan po under your supervision po. Wala po kayo doon during June 10 po at nandito po mga ground commanders, sila po ang nandun at kami po ang nandun. Alam po namin ano ang nangyari. And to, in your opening statement, sinusupervise nyo talaga sila? No. Kung sinusupervise nyo po sila, alam nyo ba po, Secretary Abalos, na excessive force ilang batalyon, platoon, region 10, 11, 12, 13 ang pinal doon in different compounds? Pangalawa po, may namatay po na dalawang katutubong bilaan because of trauma. Alam niyo po ba yan? Because sa ginawa po ninyo na kahit hindi po included doon sa search po ng compound. Hindi po compound ng King Jesus Christ yun. Yun po ang compound ng bilaan tribe. Sinali po nila doon. Pag search, tinutukan lang ba rin 4 a.m. in the morning. Pangatlo po, hundreds of children there sa aming compound were traumatized until now. Nagsisigaw, nakakita ng police. May anak po ba kayo, Secretary Abalos? Nagsisigaw po, Your Honor. You do not direct your question. Sorry to po, sorry po. Another resource person. Yes po. To the chair. Yes po. Sorry po, Your Chair. Your Honor po. Na-traumatize po. Nanginginig po, nagsisigaw every time makakita po ng police because po sa ginagawa na. I will correct po, Your Honor. Hindi po namin kine-question ang trabaho po nila. Ang kine-question po nila, how did they conduct the operation? Itong ginagawa po until now po. Kine-casing na po kami dyan sa loob po ng compound. Sabi po ni Secretary Abalos, Your Honor po, Mr. Chair, according to him po, babagsak po daw ang Pilipinas pag hindi na gagawin ang trabaho nila. Hindi po. Babagsak po ang Pilipinas pag wala pong titindig sa katotohanan at marami pong taklot laban po sa pang-aabuso po. Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, tatayuan po namin ito. Kahit po binigipit po yung boses namin, kahit po finifilter po ang lumalabas sa media, kahit po kayo nakikita lumalabas sa media, kami lang po sa SMNA, di ba? At sa social media, maraming salamat po sa tumutulong po. Yan po ang tanong namin kay Secretary Abalos. Alam niyo po ba na excessive po yung ginawa po ninyo? Alam niyo po ba yung pangharas na ginagawa po nila doon sa amin? Maraming salamat po. Thank you. You may respond, Secretary Abalos. Yes, maraming salamat, Pastor. Aklaruhin ko. Hindi po ako, Pastor. The minister po. I'm sorry. I apologize, minister. Okay. Unang-una, para lang maklaro po rito, under the law, I supervise. Pero with regards to operational control, wala po tayong kinalaman dyan. It's purely a police matter pagdating po sa babae niyan. Ngayon, ganito lang po yan. Maraming katanungan tungkol sa excessive force, etc. Alam naman po natin na si Pastor is a well-loved person sa lugar po ninyo. Alam po natin yan, no? And we respect your belief. Kanya-kanya po tayong respetuhan po dito. Pero of course, alam nyo, basta masyado marami, kuminsan yung emosyon might go in the way. Magpalagay natin ang napadalang police, no? Ito po yung pinaliwanag sa akin, nagtanong ako after the operation Madala natin dyan 20-30, no? Tapos ando ng daming tao with so much emotions. Siguro mas... Hindi mo masabi kung anong mangyari. No? Hindi mo natin masabi. So the only way to do it is probably, sabi nga nila sa akin, is magdala tayo ng contingent to show force. Pero, ito po importante. Pero, importante ang maximum tolerance. Importante huwag lumaban. Importante huwag mamarel. Importante huwag maluntok. Tanggapin lahat. Nakita nyo at higit sa lahat, huwag pumatay. Nakita nyo naman, winawater kano ng polis. Kitang-kita yan. Pero may dinimanda ba ang polis? Wala po kami pinadimanda, Minister. Wala po. Naunawa po natin because, you know, let's face it, pagdating sa ganyang operation, it's height of emotions . Nangyayari po iyan. No? Kaya importante po dito talaga ang maximum restraint. Hindi bale sa mga sinabi po ninyo, okay? No, we will take note of that. At marami salamat, sinabi po ninyo yan para matignan din naman namin at maano po namin na minister. Okay?
Thank you, Secretary Abalos. Thank you po. If you have observed, Secretary Abalos, during the last meeting, no, na-take up namin dito, na tila, ako, coming from me mismo as the chairman, I was the former chief of the Philippine National Police. Mahal ko itong mga pulis. Ako rin ay tubong dabawin nyo. Mahal ko itong mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Taga-Davao ako, dabawin nyo ako. Kaya, I am caught in between. Kaya ngayon, nakikita ko talaga, pagdating ko sa Davao, last weekend, umuwi akong Davao. Pagbaba ko sa airport, dumiritso kagad kami palabas. Paglabas, sabi ko sa driver, huwag kang kumaliwa, kumanan ka, daanan natin yung Kingdom of Jesus Christ, titingnan natin. On the way, daming checkpoint. Sabi ko, U-turn ka. Pagbalik, checkpoint na naman. Tinanong ko yung mga patrolman. Dong, is that face mask part of your uniform talaga? Wala namang COVID ngayon eh. Bakit kayo lahat naka-face mask? Ano ba yan? Intimidating factor ba yan ginagawa ninyo? Ang patrolman, hindi makasagot-sagot. Sabi ko, alam ko you're just following orders. Part of your uniform ba talaga yan? Hindi makasagot yung patrolman. Anyway, sige lang. I will talk to your commanders. Kasi, ganito, Sir, DILJ, taga-Davao ako. Ramdam ko yung sentimento ng mga tao ng Davao. Right now, kahit na anong sabihin natin, talagang ang kanilang pagtingin sa police ay nagbago. Talagang imbis na matuwa, matagal nilang minahal ang police, Davao City Police Office. As I've said during the previous hearing, ilang taon yan, Hall of Famer, Best City Police Station of the Year. Dumating ang punto na hindi na yan pinapasama sa competition dahil palaging best, hindi na manalo yung ibang syudad. Ngayon, parang biglang bumaligtad yung pagtingin ng mga tao. Now, sabi ko, kayo, Colonel Marantan, you are the city director, you are trying to arrest one or four persons na ku-accuse ni Pastor Kibuloy. Siya lang hinahanap ninyo, di ba? But in doing so, you are alienating yourself from the rest of the community. Alam naman natin yung ating policing concept na the police is the community is the police. Dapat ang samahan natin dyan ay maganda. Pero ngayon, it pains me. I am a city, Davao City Police for the whole, for my whole life. Police ako ng Davao City, pero naramdaman ko talaga. Parang galit na yung mga tao doon sa kanilang local police. Kaya maganda na dito ngayon si Secretary Abalos. Because I was talking to General Tore. At luckily, wala siya dito. At nagpaalam siya, may letter siya na hindi doon siya makarating because of a very important matter. Ngayon sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi mo lang makita yung nameplate, naka-mask na ganun. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I am Davao local. Alam ko yung pararamdaman ko. Kaya pwede ba tayo mag-adjust na para maging friendly naman yung police? We are not stopping your checkpoint operations. You can check out anytime you want, anywhere you want. But please, do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pag-iusap ko. I am a Davaoan nyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganun, parang ang mga police na ang tinatakot nalang mga tao. Alam ko, police are just, you are just taking orders. Even General Tore is just taking orders. Even the chief PNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na-address, darating ang punto na talagang baka mag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno.
laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that the yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police, ay ngayon biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Please adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no? This is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but I'll assure you this, no? Na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin na bawat isa po rito, no? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, sir. Alam ko, you mean well. As a secretary of local government, interior local government, hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government, and you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung pulis pag ikaw ay local chief executive, tapos parang binababoy ka na ng pulis, parang wala ng respeto sa'yo, talagang maramdaman mo talaga, sir, na iba na ito. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So, please, ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan. Dahil ang mga tao doon, galit na galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sa'yo para maka-adjust kayo, sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, feeling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamask na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please, act on this, sir. Yun lang hinintay natin. Mr. Che, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga tiga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan, dapat nandyan, manonotifyan lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula eh, yung suspetsahan eh. Dapat alam nila bakit anong purpose po ito, and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you, sir. Because alam ko, yung mga police na yun na gumagawa ng checkpoint, sama rin si kaloba nila dahil taga-Davao rin sila eh. Alam rin nila na ano feeling ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They are not doing illegal, but they are just doing, to tell you frankly, improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka, palagi naka-mask, kailangan, tapos hindi makita yung pangalan. Yun lang sa akin. We must be friendly, Hansel. Ha? We must be friendly to the people. Kahit na hanapin mo si Pastor Kibuloy, I tell you, hindi kita harangin. Wala kami problema dyan. Do your job because it is your sworn duty. Gawin mo. But it is also your sworn duty to love the community. Am I correct? Ipakita mo. Mahalin mo yung taga-Davao. Huwag mo kalabanin yung mga tao doon. You reach out. Ha? Yun lang ang pakiusap ko sa inyo. Kaya, Gwen. Thank you, Mr. Chair. And I think the actions of the policemen speaks well of the result of the culmination of the Kadayawan ng Davao, Your Honor. In fact, yung the last Saturday and Sunday, there were no crimes listed. It was a zero. I'm not referring to your ordinary duties, ordinary functions. Ang akin lang yung treatment ninyo ngayon dyan sa paghanap kay Pastor Kibuloy. I know, limitado yung papel mo dyan. Si RD mismo ang mga tao ni RD yung redeploy doon. So, yun lang. Just take and adjust. Adjust lang tayo. Tanggalin nyo yung nakamas. Kasi pangit. Pangit talaga. Intimidating ang dating. Imbis na we should be friendly to the people. Konting ano lang, Your Honor, consideration lang with the policemen. Kasi they've been there, exposed to the pollution of the... Don't tell me that reason. So, ali ka ba?
Kaya nalikabok, nakamask kayo, kayo lahat nakamask palagi, 24/7, pag nag-checkpoint, that's very, hindi ko matanggap yung rason mo na yan. Is it part of the uniform? No. Your Honor, I'm telling the truth, Your Honor, that's why I'm here. But wag mo akong sabihan, nag-checkpoint rin ako ng, yung dinaanan nyo ngayon, dinaanan ko rin yan. I'm just wondering bakit lahat ng police ay naka-mask, which is very intimidating. Para sa akin lang ba? Para sa mga tao? Huwag mong gawing rason yan. Don't tell me that reason na alikabok. Ang akin lang is, we must be friendly. Nakita nyo intimidating ang dating kapag palagi naka-mask. Eh, ano bang naka-mask palagi, di ba? Yung mga may gagawing masama. Wala silang ginagawang masama. Pero ang dating, kasi palagi nagaganon, talaga intimidating sa tao. At kinausap pa, ayaw sumagot. Anyway, they were not your people. Mga tao yun ng region. Mga RMJ yun. Okay na yun. Mr. Chair, I will assure you, mamaya nga po, I will talk with the chief and make sure, bukas na bukas, lahat po walang mask po yan. And to make sure yung protocols like the name ay properly mailagay po. I assure you that, Mr. Chair. Yun lang pa sa atin, sir, para mapalagay yung mga tao. You want to say something, ma'am? Yes. Good morning, Your Honor, and to everybody. Thank you for giving us the opportunity na ma-voice out naman namin ang side ng KOGC, no? Kasi masakit din sa dibdib namin ba na totoo talaga ang paglilingkod namin at totoo talaga ang pagiging Filipino citizen namin na matuwid. And then all of a sudden, ito na, boom, di na namin na ano, bakit ganito. So, nagpapasalamat po kami na binigyan kami ng boses din dito na kahit papaano, marinig din naman ang kukunting boses din namin. So, sinabi mo kanina sa kanila na hanapin nila si Pastor, kay may warrant of arrest man kaya. Remember how many times pumasok kayo sa lahat ng compound namin? Tinanggap namin sila, Your Honor. Tapos kung pwede punta kami doon, okay. Punta kami dito, okay. Tinanggap namin sila, Your Honor. 1, 2, 3, third times. Then, all of a sudden, on June 10, bigla, 3 o'clock, between 3 to 4 o'clock in the morning, nagulat kami because we're preparing for our morning devotional. Iba medyo tulog pa, ang iba gising pa. Oh, uulitin ko ulit. Then all of a sudden, dumating kayo, dumating yung mga grupo, different bus loads and different truck loads of men in uniform, naka full battle gear with bulletproof, may mga bandolier, at saka may mga long arm. So siyempre, anong ina-expect mo na reaksyon ng tao doon sa loob? Bakit biglang ganon? In 4 different areas. So just imagine ilang batalyon na men in uniform ang dala-dala ninyo in 4 different areas. Tapos sabi ng ninyo noon, spokesperson, maximum tolerance? No! Lalo na sa Glory Mountain, nakikiusap yung leader namin nandito, oh, sir, hintayin mo yung lawyer namin kasi nasa baba. Ay, hindi na, matagal na yun. O sige na, go, meron tayong hinihintay na meron tayong hinahabol na timeline. So, ganon sir, ganon ang nangyari. Sorry to Secretary Abalos, but this is ang totoong nangyari. Tama ka, wala ka doon. Nandyan ang mga ground commanders mo. Even if you will tell, tongues and lips will tell different stories 1,000 times. But videos, audios, and photos will tell the same, even if you will play it 1,000,000 times. Thank you, ma'am. Maraming salamat. So, at Colonel Roy Revoldo, saan ka? Your Honor, good morning and good morning to everyone. So, I am the officer in charge of Paramilitary 12. Kasama ka doon sa implement ng warrant of arrest? Yes, sir. But, Glad, ka?
you're one of the ground commanders? Assistant ground commander, sir, sa Kitbuga, Sarangani province, yung EOR namin, sir. Saan yung may namatay na dalawang Kitbog? Saan ang ground commander mo? Ito, sir, si DRDO ng Puno 12, sir. DRDO ng? 12, sir. Barm? Sir, 12. At 12. Ikaw, 10. 12 din, sir. At 12, kayong dalawa? Okay, sir. Clarito? Colonel Clarito, saan ka? Good morning, Your Honor. I am Police Colonel Osilito Clarito, the Deputy Regional Director for Operation of Region 10. Pro 10. Ground Commander ka ng? I'm not the Ground Commander. There was a designated Ground Commander. Sino? It was presented during the briefing by the Directorate for Operation. Mm. The Ground Commanders. Okay. Sino yung ground ko? Saan ka nung panahon na yun? Anong lugar? Saan ka? Nandun din po ako sa vicinity ng ano, sir. TOGC? TOGC. TOGC. Sino yung ground commander doon? As I said earlier, sir, mayroong ground commander po. Ha? Na may designated ground commander po. Sino nga? Sino? Based on the presentation of DO, it was the regional director of Region 11. RD, Region 11? Opo. Andun siya? Nung time na yun? Hindi ko man siya nakita, sir, personally, pero... tumawag po sa akin kasi umiikot din po siya. Tumawag po. Tumiikot siya? Opo. So, hindi siya ground commander. Kung umiikot siya, ang ground commander should take charge of the ground. He's commanding the ground. So, by... Ikaw ang ground commander doon? Hindi po. Umiikot nga po siya at tinitingnan niya yung paligid. Challenge of the Kingdom of Jesus Christ. Opo, tinitingnan okay. Niya kung... ground ng QJC? Opo. Okay. Loren. Colonel Loren. Good afternoon. Good morning, Mr. Chairman. I'm the OIC Force Commander of Regional Mobile Force 10, Your Honor. And I was there to supervise kasi yung we are assigned at the KOGC Buhangin, Your Honor, and majority of the personnel assigned to secure the implementation of warrant of arrest at KOGC Buhangin is the personnel from RMFB 10, Your Honor. 10? Yes, Your Honor. So, kailangan ba mag-import ng taga-region 10? Ang lapit lang yan sa Camp Katitipan. Daming pulis ang katitipan, oh. In-import pa kayo. Sige. Yeah. Mr. Chair. Boy! Mr. Chair. One question lang daw kay Secretary Abalos. Dali lang po. Sige. You're saying something? Yes po. Kasi yes. Gusto lang, Mr. Chair, pwede po namin itanong, kayo na lang po magtanong kay Secretary Abalos kung sino po yung nag-alok sa kanya na tumulong para mahuli si Pastor. Kasi yun na lang, yung 10 million po, para malaman din po namin kung sino po ang nag-alok. Okay. You want to yes sir. Respond Secretary Abalos. Go ahead. Minister Baho, ma'am, minister or executive secretary. Okay. Sana maunawaan po ninyo no dahil nagbigay po kayo ng 20 million. Yung mga tao po ngayon ay natatakot for their safety, no? At and it's because of this sana maunawaan po ng chair at ng committee at ng ati po mga kasama sa KJOC na hindi ko pwede sabihin ng pangalan because precisely of this, of their own safety. Dahil nakalagay po rito, pakilagay mo nga yung nakapost para makita that a bounty of 20 million has been, a reward of 20 million has been given. Sorry, sir. I'm not talking about the 20 million. I'm talking about your announcement of the chairman. Sir, pakitanong po kay Secretary Abalos kasi yung 10 million hindi basta-basta 'yon kasi you're putting the life of our pastor
in a shoot to kill ano na situation. Ay, kasi okay, wait, let me talk please. Sige, kasi, sige, diba, sila po yung nagpalabas nung ano, reward man yan o bounty. Anong motibo? Karapatan din namin sa Kingdom of Jesus Christ. So, sabi niya, protection. Wala yung 20 million. Ang amin, yung buhay ni Pastor. Kasi lahat magkaka-interest na. Hindi na namin alam, NPA ba, priso ba, yung ginagamit ng mga pulis na dinadamitan ng pulis lang. Kasi yun po ang lumalabas ng mga storya ng mga NPA, mga priso pinalabas, tapos dinadamitan ng pulis. Tapos, hindi na talaga namin alam kung sino pa yung nakapalibot sa amin. Meron na rin mga palipaliligid kasi nga, nag-announce na si Secretary ng DILG na merong reward kung sino makaturo o sino ang makapagbigay ng information kung saan si Pastor. So kaming lahat, alis po sa amin, sir, malaman namin kung sino yung gustong tumulong. Kaya din kami on our part, sino yung gustong pumatay kay Pastor? Papakan namin ng 20 million. Pero ang tanong, sa DILG Abalos, kasi siya yung secretary ng DILG. Gayto lang. If Secretary Abalos cannot for the sake of transparency in open yes, hearing, executive session, sir, you want to tell me? Well, ganito lang yun, sir, with due respect, no? Una-una, hindi ako marunong pumatay. At walang pumatay ko. Hindi ko yung health at kung napumatay. Kasi po, yun ang sinasabi, pinapapatay, hindi kami ganun tao. Okay? Just to put it on its proper perspective, klaro, kayo na rin nagsabi for any information, no, hindi kami nagpapatong ng ulo, kung hindi po kami ganun. Ang simple lang, meron tayong warrant, gusto naming hanapin, any information at all that could help, tumutulong po ito. Pangalawa, tingnan nyo, 20 million to identify donors of Kibuloy, yan po ang nakalagay. So yung mga tao takot, i-identify natin ano naman nangyayari. No, so it makes a lot of difference. Kasi ito yung naman isa, it's just an information para lang mahuli at matapos na po ang aming obligasyon sa batas, no? Sana maunawaan po ito ni Executive Secretary. I'm sorry but I cannot divulge because of this, Mr. Chair. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Hindi niya ma-divulge, very clear, because takot siya na baka may mangyari kasi ang kasi ninyo nagpatong ng Twitter. Ano masasabi niyo sa naging issue na ito? Huwag kalimutan mag-iwan ng comment at mag-like, subscribe sa ating channel para laging updated sa mga may init at bagong balita.